What's up mga lords, mga master? Welcome back sa aking channel. Bale, quick update lang tayo kasi ngayong araw is 1 month na yung ating mga tilapia. Ayan. So, titingnan natin kung gaano na sila kalalaki. I-update ko kayo. So, ayun lang, ano, wala nang masyadong intro-intro. Saglit lang naman tong update na to. Papakainin ko din, tingnan natin kung gaano na kalalaki. Let's go! Bale, dumating sila sa akin ay May 21. Ngayon ay June 21. Bale, isang buwan na sila sa akin. Tapos ganyan na sila agad kalalaki. Hindi nga lang pantay-pantay ang paglaki nila. Kung mapapansin nyo, merong malalaki. Tapos yung iba maliliit pa talaga. Hindi ko lang din talaga alam bakit ganun. Bakit hindi sila pantay-pantay ng laki. Pero sa tingin ko naman, normal lang yun. Meron talagang mga naiiwan sa paglaki. Kaya sa tingin ko, ayos lang naman sila. Normal lang yan, normal. Bale, 1,000 pieces yan mga lords. Mahigit 1,000 pieces. Pero ano pa lang ang namamatay dyan? 10 pa lang. Natutuwa nga ako eh. At kahit pa paano, kakunti lang yung namamatay. Medyo hindi pa rin ako satisfied sa aking patubig. Ayan lang ang aking patubig. Kasi I know mamumroblema pa ako dyan kapag lumaki pa sila. Kasi ang bilis talaga nila lumaki. So nagpaplano ako na magdagdag ng water pump. By the way, may problema pa rin pala ako sa aking water pump. Kasi, sa aking filter. Kasi sa ngayon, unang-unang problema ko yung tubig syempre. Yung tubig kasi nagka-problema ako sa supply ng tubig. Kaya hindi ko siya mapapunuan. Kaya yung yung ating filter hindi rin natin napapagana. So sa ngayon, nilagyan ko ng yung kumot na sira, 'yan. Ganyan ang ginawa ko. Dumi na nga eh, alinisan ko na 'to. So nandito na rin yung ating water pump sa ilalim, tapos diretso na agad dyan sa tubig. Yan yung aking problema ngayon. So inaayos naman na yung supply ng tubig, kaya siguro mga isang araw or dalawang araw, malalaman na rin natin yung ating filter chamber. By the way, dun sa nagtatanong, ito apat yung aking filter chamber. So ipakita ko na rin kahit hindi masyadong ayos. Bali ito yung unang filter chamber. Diyan sinasala yung mga dumi. Tapos ito yung natin. Bato lang kasi yung sa akin eh, pati dito. Mga lambat-lambat ang nilagay ko diyan. Tapos sa huling part yan, dito originally nakalagay yung ating water pump papunta rin. So ayan ang ating, ganyan ang kalagayan ng aking system.
So, ginagawan ko naman na ng paraan para mapabilis, para maayos na yan. Kasi syempre, kawawa rin yung ating mga tilapia kapag hindi masyadong maganda ang bumabalik na tubig dyan sa pond natin. So, dadami, for sure, dadami ang ano niyan, tataas ang ammonia. So, magkakaproblema ang ating mga isda pag nagtagal. Nakakatuwa sila panoorin. Lalo na pag, ano, pag nagpapakain, talaga nakaka-enjoy siya. Yan din yung kagandahan ng meron kang ganito. Nakakalibang talaga siya. Nakakadagdag ng saya sa'yo. Bukod dun sa pakinabang niya in the future, while on the process naman, nag-i-enjoy ka. Habang pinapanood mo sila, lalo na pag nagpapakain, agawan talaga sila. Ganyan siya kaganda, mga lods. Guys, mga ano na po yan, ha? Mga dalawang daliri na. Yung iba nga lang masyadong maliit. Pero yung iba naman, lumalampas na sa dalawang daliri ang laki. Hindi lang masyado makita igawa ng liwanag. Ayun, no? Yung sila o yun. Hindi natin masyado makita sa video. Bale, ano pa lang ang nawawala dyan? Ang namamatay pa lang sa aking mga tilapia ay nasa 10 piraso pa lang. After 1 month, 10 piraso pa lang ang namamatay. Hindi ako makahanap ng magandang angulo para maipakita sa inyo yung ano, yung mga tilapia. Maliwanag kasi. Yan sila. So I think that's it. That's it for today. So, salamat po. Thank you sa panonood. Update ko pa kayo siguro after 2 months naman. Update ko naman kayo. So, bye-bye. Salamat, mga master. Thank you, bye-bye.